Rio Mendoza, boss, dapat ba tayong makontento lang sa ating trabaho? Ang hirap na tanong. Ang hirap na tanong yan. Depende sa tao eh, no? Kasi ako, okay na yung trabaho ko, pero yung satisfaction po kasi, no? Yung satisfaction nyo, parang makakatagpo. Ewan ko ha, sa anda, mahirap po sagutin eh. Kasi kung naging kontento po ako, hindi po ako vlogger ngayon, di ba? Yun lang yun eh. Ngayon po, sa pagbablog ko, mukhang kontento na po ako. Ngayon lang, tagal ko na eh. Mag-apat na taon na ako sa January. Ibig sabihin, hanggang 4 years na, hindi ko pa tinitreat yung trabaho ko na yung nakakainip, nakakabagot. Hindi po. Excited pa rin po ako tuwing magbablogs na ako. Excited pa rin ako sa mga balita. Siguro, isa matter of ano lang yung pag natuklasan mo, namit mo yung totoong gusto mong trabaho. Ito po ngayon po, sa akin ha, ngayon ko lang po, ngayon lang ako hindi na inip magtrabaho. Real talk po yan. Excited po ako tuwing may bagong balita, tuwing may didiscuss tayong topic. Siguro naman napapansin nyo sa paraan ng pagdidiscuss natin. Kaya yun sa tanong na dapat ba makontento, depende po sa inyo kung dapat kayo makontento. Kasi ako, risk taker ako eh. Kahit po, marami nagsabi, bakit napakaano na ng trabaho mo, yung anong tawag doon, hanggang magretiro ka, wala kang kakaba-kaba, bakit mo pinili maging vlogger? Na alam naman natin na hindi naman hindi siya stable, 'di ba? Walang stability. Ganun po buhay. Gusto mo ba maging stable lang? Hindi po, gusto mo rin maging masaya. Kaya depende po sa inyong ano, yung anong tawag doon? Mahirap sagutin 'yon, pero ako yung taong hindi ko pwedeng sabihin na dapat makontento na kayo dyan. Hindi po ako ganun kasi. Hindi po kasi ako nakontento sa mga trabaho ko. Yan po, real talk po. No, sa akin ha, kung sa akin lang. Ngayon po, nakita ko na po yung, eto siguro yung calling ko, yung magsalita araw-araw. No? Mapakinggan araw-araw, yung magbigay ng mga kuro-kuro. Eto na kasi yung ginagawa ko. Sa labas ng trabaho ko, pag nagiinuman, pag nagkukwentuhan, eto na yun eh. Pagdamagan po, nag-uusap kami sa politika. Sa harap po ng bote ng beer, wala po akong bayad, magdamag. Kumbaga, after work, makikipagkwentuhan ka sa politika, sa sports. Tapos ngayon, yung kwentuhan ko after work, ngayon kwentuhan na sa trabaho. Sinusweldohan na ako. Hindi ba ang saya? Ayun po yun. Kaya yun po yun, no? Mahirap pong sagutin. Kasi hindi, sabihin ko ba na mag-vlogger din kayo? Hindi po eh. Mahirap naman pong ipilit kung hindi nyo naman po. Ako, tinitiyak ko na gusto ko eh. Kasi nga sabi ko, after work, magaya ka ng inuman, mag-iinuman kayo, politika, sports, ang pinag-uusapan, nagde-debate kayo. Yun na yun eh, yun na yung buhay ko eh. Ito na yung buhay ko eh. Nilagyan ko lang ng camera. Ayun po. Boss, ano ba dati mong trabaho? Nahihinuhan nyo naman kung ano ko eh. Baka calling mo, Boss Buds, maging pastor. Naku, malabo po. Kasi, marami kong makamundong pagnanasa. Biro lang, biro. Naramdam ko rin yan yung bagay na gusto mong trabaho kahit mahirap, parang nilalaro mo lang siya. Tama po yun. No? Kasi may nangyari po sa buhay ko,
Meron akong trabaho noon, maliit lang sweldo pero enjoy na enjoy ako. Tapos nung tumaas ang posisyon ko, nababagot na ako. Tumaas ang posisyon, tumaas ang sweldo. Kagalang-galang tignan yung trabaho pero nakakabagot. Pinapangarap ko pa rin yung dati kong trabaho na nag-enjoy ako. Eto po, nag-enjoy ako at mas mataas yung sweldo, mas mataas ng konti yung kinikita. Di ba? Mas masaya. Ikaw na to, Boss Mads. Huwag mo kami iwan. Anong ikaw na to? Naramdaman ko rin yan. I see. Tama ka, Sir Mads, kasi ako nag-opisina pero hindi ako masaya. Wala akong alam sa drive at never ako nakahawak ng manibela sa Pinas. Tricycle at pangingisda buhay ko pero ngayon family driver ako at amo ko nagturo sa akin. Okay. Romulo da Prosa. Okay kayo, Boss Mads. Masaya lang kayo na nag-explain lagi. Nakangiti kaya lagi akong nanonood sa vlog nyo. Masaya naman po ang buhay, di ba? Masaya po ang buhay. Lalo na natuklasan ko na pwedeng pagsabayin yung dalawang gustong-gusto ko, yung mag-travel, pumunta sa mga lugar, tapos makapag-vlog. Yun po, masarap po. Basta dapat masaya lang lagi para iwas lungkot at iwas mabilis na pagtanda. Taka talaga, feeling ko talaga mas bumata ako ngayon kaysa sa dati. Una, hindi po ako ano na yung oras. Pre po ako sa oras, di ba? Pwede ko magpuyat at gumising ng medyo late. Ay nako, pag nakainuman niyo po ako, kaya lang pag nalasing na tayo, talagang magkakapikuna na tayo. Kasi nga, debate, ako mahilig ako sa ganun. Kaya marami po napipikon sa ang maganda, merong kantahan para naiiwasan yung ano, yung masyadong diskusyon. Madiskusyon kasi ako eh. Madiskusyon ako. Kaya nabubwisit din sa, pag hindi ka mahilig sa politika at ako kainuman mo, parang mahirap. Business with pleasure ang ginagawa mo ngayon, bale. Opo. Talagang ano, talagang, kaya sinisingit ko kahit papano, binablog ko rin yung ginagawa ko kasi nag-enjoy ako eh. How I wish yung nasa Korea ako, yung nasa Taiwan ako, yung nasa Hong Kong ako, how I wish na vlogger na ako noon, no? Tapos, wala eh. Para sa akin, Boss Mads, ang pagtatrabaho ay daan para makapagpundar at saka makapagpatayo ng negosyo, yun ang the best. Para sa akin, yun ang may stable na negosyo. Pwede rin naman, kasi yung trabaho ko naman, pwede na napag-aral na namin mga anak namin eh. Hindi na po, ako kasi hindi, ewan ko lang ha, hindi ko po hangad na yung, hindi po normal yung pag-iisip ko eh. Hindi po ako yung meron akong bahay na super laki, masaya-masaya, hindi po. Pero naliwanagan po ako niyan kasi 'di ba palabasa tayo. May nabasa po ako, mali po pala yung pundar-pundar. Invest. No, dalawa po yung uri ng taong syempre yung mga walang kakayahan, wala na po yan, survival sila. Eh. Meron po mga taong survival lang kaya hindi na po nakakarating dun sa next level. Pero yung mga nakarating po sa next level, yung may pang-invest. Dalawa po investment daw ng tao. Yung isa investment sa material things. Kaya po, dito ko na-realize kung bakit ganun ako eh. Yung nag-invest sa material things, masaya po sila pag nakapagpatayo ng malalaking bahay, pag may mga makotse, pag may mga lupain, yun po. Yung isa naman po, nag-invest sa experience. No? Mas masaya, marami na pupuntahan. Kaya hindi ko na po kino-question ngayon yung mga tao. Kasi marami nagko-question sa akin, biyahe ka ng biyahe, wala ka naman na ipupundar. Yun po yung paliwanag dun. May mga tao nag-invest sa experience. Yun po yun, no? Ako wala akong maipupundar. Real talk po, pucha, yung sinisweldo ko rito. Biyahe lang ako, punta akong Davao, punta akong Boracay, punta akong ano. Pero ang saya eh.
Masaya rin po yung merong nakapagpagawa ng bahay, doon lang sila. Hindi naman sila bumabiyahe. Ano, alam niyo yun? Magkaiba po yung investment, yung utak eh. Hindi niyo po pwedeng ikahon. Yan po kadalasan yung problema ng mga tao. Pinipilit nilang, eto yung iniisip kong tama eh. Dapat eto rin ang isipin mo. Ganun po nagkakaroon ng clash. Hindi po natin nauunawaan ang bawat isa. Yun lang, simple lang yun eh. Investment sa material things at investment sa experience. Parehong masaya yung dalawa na yun. Pero pag yung isa, ininsist niya, biyahe ka nga ng biyahe, wala ka naman bahay. Paano ka sasaya niyan? Ayun yun. Kaya hindi po kayo abnormal. Pag nag-invest kayo sa experience, yung isa naman nag-invest sa material things, pareho po kayong wala pong tama at mali sa inyo. Ganun po talaga yung tao. Oh, naku, ang problema lang, yung nakakahon ka na sa dapat ganito lang masaya yung tao, kaya ini-insist mo yun. O, yun talaga. Iba-iba naman yun. Yung sa material sila eh. Kami, ako, mas mura ko sa ano eh. Mas mura ko sa biyahe. Biyahe ako ng biyahe. Napupunan niyo ba? Pucha, wala kang pera. Pucha, may darating naman. May darating naman eh. O, eh, sapat na siguro yun. Kasi pagdating mo naman ng 60, may pension ka na naman sa dati kong trabaho. Government employee ako eh. Ano pa ba kayo na kailangan natin? Kasi sa experience ko din po, sa lakad na lang eh. Yung nilalakad ko noon sa Baguio, hindi ko na kayang lakarin. Imagine nyo kung hindi ko nalakad dyan noon. Yung sumakay lang ako, dumaan lang ako. Iba yung experience na yun eh. Ngayon, sumakay man ako, nadaanan ko yung nilakaran ko. Sabi ko, nung araw, nilalakad ko yan. Ansaya ko na. Bumabalik yung memorya mo eh. Ali Edralin, tama ka Boss Bads. Hindi masama na enjoy ang buhay. Basta ang importante, kaya mo at kontento ka na sa buhay. O hindi naman po lahat kaya yun. Kasi yung iba hanggang tumanda, survival eh. Di po ba? O hindi rin po natin sila, ano, kasi, ganun talaga eh. Boss, basically what makes you happy and what works for you won't work for all. Tama po. At yung insistence natin na dapat kopyahin yung mga nakapagpasaya sa atin, kopyahin ng iba, dun po tayo nagkakaproblema sa iba. Wari, meron po nag-enjoy malaki bahay. Tuwan-tuwa po siya tuwing gigising siya, laki ng bahay ko. Pero pag ininsist na niya na dapat si Badong may malaki rin bahay, magkakaproblema na kami. Kasi hindi ba ako kontento rin? Meron din naman akong bahay. Akin na rin yun. No? Pero hindi, magkaiba na tayo ng pananaw eh.